Trihim na Mayaman. Kabanata 1362. Tapos na. Naisip ni Zhang Wei sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang mas nakakatakot na aura mula sa binatang nauna sa kanya kaysa sa kanya, Kuya, Zhang Yang. Ang dahilan kung bakit niya sinalakay at tinuruan ng leksyon si Chen Fu ay upang sugpuin ang bagay na ito, at pagkatapos ay bumalik sa sekta upang talakayin ang mga kontrahakbang. Ngayong dumating na siya, kuya, hindi niya napigilan ang bagay na ito. Zhang Wei, lalo kang nabubuhay. Isang junior mula sa outer domain pero natatakot ka sa kanya. Binigyan mo talaga ang Secret Joy Sect ko ng mukha. Tumayo ang unang elder ng Secret Joy Sect sa hindi kalayuan, nakatingin kay Zhang Wei habang malamig siyang nagsasalita. Nang marinig ito ni Zhang Yang, bahagyang kumunot ang noo niya at hindi nasisiyahang tumingin kay Zhang Wei. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Zhang Wei at bahagyang yumuko kay Alexander Yang. Senior, walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Pwede bang umalis muna ko? Gusto na niyang makaalis sa bagay na ito, at ayaw niyang mawala ang kanyang buhay ng walang kabuluhan. Zhang Wei, nangangahas ka bang ipagkanulo ang sekta? Nagpakita ang mga mata ni Chen Fu ng nasa sabik na ekspresyon. Ngayon lang pinahiya siya ni Zhang Wei sa harap ng napakaraming tao, at ngayon ay naglakas loob si Zhang Wei na magsalita ng ganoong mga salita sa harap ng lahat. Kahit na si Zhang Wei ay isang true deity stage expert, hindi siya makakatakas sa parusa. Zhang Wei. Naging madilim din ang ekspresyon ni Zhang Yang. Si Zhang Wei ay ang kanyang nakababatang kapatid, at hindi niya nilayo na ituloy ang usapin ng hindi nagawang protektahan ni Zhang Wei si Zhang Feng. Ngayon, gusto talaga ni Zhang Wei na kumalas. Hindi ba't sinampal siya nito sa mukha? Paano niya makukumbansi ang masa sa sekta sa hinaharap? Dapat mamatay si Zhang Wei. Nang mag-isip siya hanggang dito, si Zhang Yang ay humakbang pasulong at malamig na sinabi, "Zhang Wei, hindi ko maintindihan. Paanong ang isang tao lamang mula sa isang maliit na panlabas na domain ay magpapakaba sa iyo? Baka sa tingin mo ay mas malakas siya, kaysa sa Secret Joy Sect ko. O sa tingin mo natatakot ako sa pagkakapatiran nating dalawa at hindi ako gagawa ng hakbang laban sa iyo?" Tumayo si Alexander Yang sa gilid at nakasimangot. Mahinang sabi niya, "Hindi ako nandito para makinig sa kalokohan mo. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman ng Secret Joy Sect mo tungkol sa Heavenly Deserted World at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan." "Anak, nalilito ka ba?" Ini siya ng unang elder ng Secret Joy Sect. Parang ang lalaking ito ay kamag-anak din ng Dragon Mansion. "Sect Master, sabihin mo sa akin na ang lalaking ito ay mahuhuli at ibibigay kay Elder Qiu ng Limitless Sect. Sigurado akong matutuwa si Elder Qiu." Tumango si Zhang Yang, kunin muna si Zhang Wei at harapin siya sa harap ng buong sekta. "Para sa inyong lahat, sumunod sa akin para makita si Elder Qiu." "Paano kung sabihin kong hindi?" Ibinaba ni Alexander Yang ang kanyang mga kilay. "Kung gayon, mababali ko lang ang mga paa mo at ipapadala kita sa Heavenly Deserted World mismo." Naging malamig ang ekspresyon ni Zhang Yang. Ang mga tao ng Secret Joy Sect ay lahat na nakatingin sa kanya ng may pag-iimbot. Puno ng kasakiman ang kanilang mga mata. Matapos umakyat si Zhang Yu sa sangay ng elder ng Infinity Sect, ang kanilang Infinity Sect ay nakakuha ng maraming benepisyo, at ang kanilang lakas ay tumaas ng kaunti. Ngayon, kung makukuha nila ang taong ito mula sa Dragon Mansion na pinaghihinalaang pumatay ng ilang elder ng Infinity Sect, maliit pa ba ang reward na ibinigay ng Limitless Sect? Ang mga stream ng Dixon ay pumailan lang sa kalangitan, na sumasaklaw sa radius na 300 metro. Secret Joy Sect One Side ay may kabuuang 5 true gods. Mayroon ding 12 ang mga celestial immortals. Si Alexander Yang naman, nag-iisa lang siya. Si Yu Chenyu at ang iba pa ay hindi siya naabala. "Bago mo ako atakihin, ayaw mo bang magtanong tungkol sa pagkatao ko?"
Biglang bumantong hininga si Alexander Yang. WHO. Natigilan si Zhang Yang. Sa katunayan, kung mahuli mo ako, hindi maliit ang mga gantimpala ng Limitless Sect, dahil ako ang pumatay sa tatlong matatanda ng Limitless Sect na pumunta sa Blue Star. Umiti si Alexander Yang nang maliwanag, na inilantad ang kanyang mapuputing ngipin. Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ng tao sa paligid niya ay nawala ng kulay. Malaki rin ang pagbabago ng mga ekspresyon ni Zhang Yang at ng unang elder. Nagkaroon sila ng masamang pakiramdam tungkol dito, ngunit huli na ang lahat. Bahagyang hakbang pasulong si Alexander Yang. Boom! Isang walang kapantay na mabangis na aura ang nagmula sa katawan ni Alexander Yang, at agad nitong napuno ang buong Heavenly Port. Siya ay tulad ng isang sinaunang Tyrannosaurus na nagising, at isang walang katapusang at nakakatakot na presyon ang namuo sa kanyang katawan. Bang! 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 Halos agad-agad. Ang mga disipulo ng Secret Joy Sect ay hindi nakayanan ang pressure at sumabog kaagad. Ang limang tunay na Diyos lamang ang halos hindi makatiis. Nakaluhod sila sa lupa, nanginginig ang kanilang mga katawan. Napaluhod si Zhang Yang sa lupa at nakitang lumapit si Alexander Yang. Ang buong kawalan sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang maglabas ng mga tunog ng kaluskos, na parabang ang kawalan mismo ay hindi makayanan ang kanyang mga yapak. Lin Tianjun. Damn it! Bakit pupunta ang Diyos ng pagpatay na ito sa aking planet Horizon? Damn Zhang Feng. Umuungol si Zhang Yang sa kanyang puso. Naintindihan niya rin sa wakas. Bakit gagawa si Zhang Wei ng malinaw na linya sa kanilang Secret Joy Sect? Gusto niyang humingi ng awa, ngunit paano magiging malambot ang puso ni Alexander Yang? Direkta niyang tinamaan ang kanyang palad, direktang pinutol ang limang True Gods of the Secret Joy Sect sa hangin, at maging ang kanilang mga kaluluwa ay naging pulbos. Sa buong Secret Joy Sect, isang maputlang mukha na lang ang natitira kay Zhang Wei. Si Yang Tianjun talaga ang nasa harap ko. Kudlit, heavens, itong Diyos ng Slaughter ay lumabas din sa Blue Star. Pupunta kaya siya sa Heavenly Deserted World para magbigay ng tulong. Ang mga eksperto ng Secret Joy Sect ay nahuli na ni Yang Tianjun sa pagkakataong ito. Magiging magulo na naman ang Heavenly Port na ito. Kudlit, hindi mabilang na mga tao ang umuungal sa kanilang mga puso. Nagtataka ako kung bakit iniligtas ng Heavenly Monarch ang buhay ko. Mapait na tumawa si Zhang Wei at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Alexander Yang. Tumingin si Alexander Yang kay Zhang Wei at walang pakialam na sinabi, "Sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa Heavenly Deserted World, at pagkatapos ay pagsilbihan ako sa loob ng 100 taon. Hindi kita papatayin." Nakahinga ng maluwag si Zhang Wei nang marinig niya ito. Ang haba ng buhay ng tunay na Diyos ay 3,000 taon. Ang pagiging alipin sa loob ng 100 taon ay wala. Hindi nag-atubili si Zhang Wei at direktang sinabi ang lahat ng nalalaman niya. Dahil ang Heavenly Deserted World ay nasa isang estado ng digmaan sa lahat ng mga taon na ito, walang puwersa mula sa ibang mga planeta na patungo sa Heavenly Deserted World. Natatakot silang madawit sila at masunog sa lupa. Tanging mga puwersang tulad ng Secret Joy Sect, na may koneksyon sa Limitless Sect, ang nakakaalam tungkol sa sitwasyon sa Heavenly Deserted World. Nalaman din ito ni Alexander Yang mula kay Zhang Wei. Sa nakalipas na ilang taon, ang digmaan sa Heavenly Deserted World ay nasa isang pagkapatas. Bagamat maraming eksperto mula sa Limitless Sect at 7 pinakamataas na eksperto sa Heavenly God, ang mga taong ito ay itinuturing na nangungunang eksperto kahit na sa Limitless Sect. Gayunpaman, nang ang mga pangunahing puwersa ng Heavenly Deserted World ay nagsanib puwersa, hindi sila isang maliit na puwersa. Sa partikular, ang Sacred Grounds ay naipasa sa loob ng 10,000 taon at mayroon silang hindi mabilang na trump card. Sa maikling panahon, ang magkabilang panig ay naglaban-laban at walang magawa ang magkabilang panig sa isa.
Nang dumating ang isang eksperto sa Divine King Realm mula sa Boundless Sect na nagbago ang sitwasyon. Ilang Heavenly God Realm Elders mula sa Sacred Grounds of the Heaven Deserted World ang bumagsak. 5 taon na ang nakalipas, ang Heavenly Palace Master, si Zenshin, ay pumasok sa Divine King Realm at nakipag-away sa Infinity Sect's Divine King Realm Expert. Pareho silang nawala. Ngayon, ang digmaan sa Deserted World ay nasa isang pagkapatas muli. Dahil gusto mong maging alipin ko sa loob ng 100 taon, dapat mong malaman ang mga alituntunin ng aking Alexander Yang. Tumayo si Alexander Yang sa kawalan, ang kanyang aura ay bahagyang nakikita. Nagtataka ako kung ano ang mga patakaran ng Heavenly Monarch. Nang inag ang katawan ni Jiang Wei, at isang masamang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Pumasok ka sa aking pintuan, buhay at kamatayan ang nasa akin. Bahagyang naglabas ng 8 salita si Alexander Yang. Ang lahat ay magpapasya ng Heavenly Monarch. Ibinaba ni Jiang Wei ang kanyang ulo, hindi nang ahas na lumaban. Pinisil ni Alexander Yang ang kanyang kamay. Ang pagpatay sa isang pinakamataas na tunay na Diyos tulad ni Jiang Yang ay hindi isang bagay na maaari niyang labanan. Si Alexander Yang ay bumuo ng isang hand seal mula sa manipis na hangin na nagpapalipat-lipat ng kanyang tunay na diwa upang gumuhit ng isang anting-anting sa hangin. Tumitaw sa himpapawid ang mga berding simbolo. Sa wakas, sila ay naging isang napakakomplikadong anting-anting na nagdadala ng isang misteryosong aura. Pumunta ka, itinuro ni Alexander Yang ang ilugway at ang Asher na anting-anting na iyon ay bumaril patungo sa ilugway, na naging isang sinag ng Asher na liwanag na tumama sa katawan ni River Wai. Ito ay isang divine soul contract. Ngayon, ang kontrata ay pumasok na sa iyong banal na kaluluwa. Simula ngayon, hanggat hindi mo sinusunod ang aking mga utos, kahit na ikaw ay pinaghiwalay ng libu-libong mga bundok at ilog at wala sa parehong planeta, magagawa kong gawing pulbos ang iyong banal na kaluluwa sa isang pag-iisip. Dahan-da ang sabi ni Alexander Yang habang nakatayo sa lupa. Abangan! Ang susunod na kabanata!